Mga kalingap, pagpalang umaga po. Welcome po sa akin channel, Starax TV. Mga kalingap, saman niyo po ako. At ito pong tungayan, ang nakakalungkot na balita ng aming natanggap. Nang dating bahay nila Rosan, ngayon po ay ipinapag-iba na po ng mayari ng lupa. Nakakalungkot isipin dahil lahat ng alaala ni Rosan na nandito po, mga kalingap. Kung paano po siya nakilala ng kalingap at kung paano po siya na lumaki sa dati nilang tahanan. Mga kalingap, sabay-sabay po natin panorin hanggang buong kwento ng vlog pong ito. Tara po, mga kalingap. Hello, mga kalingap, pagpalang umaga sa inyo lang. Welcome po sa aking YouTube channel, Starax TV. Mga kalingap, saman niyo po ako. At atin pong i-vlog si Chris. Dahil ito po, mga kalingap, meron pong sagap tayong balita na yung bahay nila Rosan ay ipinapag-iba na po ng mayari ng lupa. So mga kalingap, puntan po natin at tanungin kung bakit ipinapag-iba yung bahay. Alamin po natin, mga kalingap, kung bakit napag-iba yung dating bahay nila Rosan, mga kalingap. So let's go, mga kalingap. Ang ganda po ng dagat, mga kalingap. Ang ganda ng dagat dito. Ganda ng panahon ngayon, mga kalingap. So let's go, mga kalingap. Ito po ang daan. So ito na po, mga kalingap. Ay, dito na po tayo. Yung bahay nila Rosan, mga kalingap. Uy, ano pala si Chris sa loob, mga kalingap. Punta natin. Ay, iba na po, mga kalingap. Iba na po pala, oh. Ay, sayang naman, mga kalingap. Yung bahay nila Rosan. Kaya pa naman sila itong patiran sa iba. Bakit kaya, mga kalingap? Uy, magpala si Grace, mga kalingap pa sa loob. So, tara, mga kalingap, samahan po natin. Kausapin po natin si Grace. Hello, Grace. Hello po. Kumusta? Malakot ako. Oh, ba't ganito na itong bahay nila Rosan? Ano? Paano? Natatakot sa atin orang gulo daw ang ano. Kasi yung tiya niya, yung nag-aalaga dito sa lupa. Yung tiya niya nag-aalaga. Pinaalis na sila? Bakit naman pinaalis? Sayang naman itong bahay na to. Sayang nga po eh. At nakakapanghinay mata mo. Pwede pa naman tirahan, di ba? Nga po eh. Sayang to do. Pinagawa mo po naman to. Mga bago itong mga... Bago nga po. Kaya po yung dini po sa ano, 100 yun, bago, ano, pawid. Binigay ko na lang doon sa inaanak ko, anak niya. Sa asawa ng buntis. Bakit sila pinalis? Bakit? Pwede naman stay to. Pwede naman lang pasyal-pasyalan to, di ba? Pwede lang payangahan. Pinaano na lang po, pinag-iba na lang at para daw wala daw pong gulo. Kasi lagi siyang inaaway ng tiyan. Sayang yung bahay na ito, mga kalingap. Sayang tong bahay na ito, mga kalingap. Sayang po talaga, kabago-bago ng CR. Yung CR nga po, tinitik-tik ko yung ano, kukunin yung baon. Tinitik. Ay, ito yung asawa mo, dumating. So, lahat po na ito gigibayin ngayon? Opo, at bukas, duty ako. Alin pag ang... hindi ko naman to natapos ngayon, yung si Marvin na lang ang magtatapos. Ay, sa kanya naman yung ano, yung pawid na iba. Ay. Eh, papawid niya. Yung anak mo? Hindi, inaanak ko po. Ah, siya yung magtatapos nito? Anak niya po. Alin ang tatanggalin mo ngayon? Ito lang po sa may banda nito, tsaka ito. At bubugong ko dun sa... sa ano, sa bahay ng baboy. Ano yan? Hindi mo pwedeng tanggalin tong buo? Ay, hindi. Mabigat. Mabigat ano? Tatrabahoy na lang ulit. Duty naman kasi ako bukas, Martes. Sana nga nasa bundok po ako ngayon. Nagpuputol ng ulingin. Oo. Kaya lang, dahil ko taposin ko lang muna ito. Para tuloy-tuloy na yung ano, pag-akyat namin. Marami pa naman yung mga bagong paggawa dito, ano? Yan po, bago yan, oh. Yung... bago yung... lababo na yan, lababo. Na yan, bago yung bago mga... yan. Wala pa yan, three mga kahoy, ano? Mga kahoy. Yung mga bago pa, yung mga... ito, tawag ito? Pawid. Pawid, bago. Binigay na po sa amin, eh, ano, yung mga mapapakinabangan daw. Tapos yung simento, durogin daw.
Wala nga, di naman ako naghingi kahit pang merienda kasi naawa na nga ako Ate Nora. Bakit pinapadurog yung... Para wala na pong makinabang. Kasi pag buo pa po ito, syempre may magtatayo pa dito, may makikinabang pa. Para yung mga mag, yung naglalaot, may ma, anuhan sila ng ano, ng bangka nila pag ano, may space pa. Mm. Kaya may bibain na lang. Yun ang... Yun po ang purpose dito. Wala na nang may-ari ng, ng lupa. Okay lang naman kung digibin, at least patag, di ba? Pantay. Pili lang ipatong dito yung bangka. Yung pangkater ni Ate Nora, garungin daw po yung sinito. Para na, ah. Kung nagpupunta dito, na gano'n na. Para din na tirantala ng iba daw. Pili naman. Basta't yung mga... Yung mapapakinabangan po, binigay na po sa akin. Lahat pa ito, mapapakinabangan na ito. Opo. Wala kang masasayang dito, di ba? Yung mga ito, kawayan, gagawin ko ng ano, re-refer ko dun sa... balko namin sa ano. Sayang naman tong bahay na to, no? Pwede pang sayang tirahan. Eh. Kayo, pwedeng tumira dito. Sana. Sana nga po eh. Yung mga, di ba, may mga comment na sana binigay na lang sa akin. Kaya nga, di ba? Ay, ayaw naman po ipamigay nung ano. Kasi nung... Kahit daw po ipatirahan, hindi daw po pwede. Parintahan, si... hindi daw pwede. Totally po binayaran na ito. Nang tiyuhin niya, gagawin lang ng ano, ng lambat. Tirahan, yung istakan. Lambat lang. Binayaran yung... 5,000 lang yung pagbinta niya. Yung lupa? Hindi naman po. Ito lang mismo. Bahay. Itong bahay lang. Hindi, e pag nabulok, hindi na pwedeng referon. Gagawin lang ang istakan sana ng lambat. Pinabawi yung tira. Kaya tinura. Yun po. Ito, hindi ko na alam yung dahilan kung bakit sila sa, nag-ano. Sayang may, ano. Maganda may, sana ito. May hindi pa kakaunawa. Ano, sayang kaya. Sana maganda ito. No? Kasi yung hangin baga. Mm-hmm. Lalo kay Ate Nora, bagay sa kanya kasi may, kumbaga siya, may asthma. O nga po eh. Sana kada umaga punta siya dito, may pahingahan siya. Doon na lang napunta sa kapatid ko sa kay Bunso. Sayang naman tong bahay na itong mga kalingap. Dito sila, dito si Rosal lumaki, no? Dito po, dito yung pinanganak. Kumbaga may, ito dapat may sentimental value to dapat. Oh, naka-istila sana to, no? Pasal-pasala nila, dito ayos-ayos. Dito na namatay yung kapatid ko. Dito na rin namatay? Mm-hmm. Tagal na po itong bahay na to. Kaya nga dito. Pandalawang repair na to. Dito sila namulat baga? Mm-mm. Dito na si Rosan nagdalaga sa bahay na to. Dito na kilala ng kalingap si Rosan. Kaya mas kaya maraming kwanto, sentimental value to sa kanila. Malago dapat pinalagaan to, no? Kumbaga hindi na to giniba sana. Ano? Sana nga po. Kasi kumbaga ito yung nagsisilbing alaala. Inspirasyon nila. Kung sana kilala si Rosan. Kung sana nakilala kayo, ano? Ayaw man ni Ate Nora na pabulok na lang kasi yung mapapakinabangan pa daw ng iba, kunin na lang yung ano, yung dapat pakinabangan. Kaya pinagiba na lang sa akin. Kahit nga may trabaho ako, hindi man ako makatanggi kay Ate Nora. Gigibayin talaga, ano? Sayang yung gastos. Sayang yung gastos talaga. Grabe yung gastos dito ni Ate Nora. Sa pagpagawa lang ng CR, nasa 5,000 ata mahigit. Pira yung pagtrabaho namin ng ano dito. Ng ito, ng pawid, ng pag ano, bubong, tsaka yan. Ito. Sobrang 1,000 yan yung binayaran sa akin. At mura yan, maliit lang na yun na kaya nga ano, sayang ano. Ito yung materialis. Ito, nag-iba mo pala ito, no? Kapan mo ito ginawa? Giniba? Kapan po, nagsimula kami ng, 2 oras lang kami kahapon. Kasi mainit na rin. Kalingap yung bahay nila Rosan, pinagabihan na po ng mayari ng lupa. Sayang naman po mga kalingap ito, sayang sana. Sana pinatira na lang po kila Grace. Kasi yung bahay nila Grace ay medyo masikip po sa kanila. Ito mga kalingap po, yung bahay nila Rosan, sayang po mga kalingap. Wala tayong magagawa kasi nakikitira lang po sila dito mga kalingap. Pero sana pinatira na lang po sana mga kalingap, ano? Ay, nakakatakot pala itong kulit to. Baka may haas dito. Haas nga po dito. Oh?
Dito po ako sa cemento. Tapos sa ilalim po na yan, nagsuot doon sa ilalim doon. Oh, hindi pa na napapatay? Hindi po. Naku, delikado pala dito. Hmm. Ingat ka dyan, baka biglang lumabas. Pig. Maltimplahan mo si kuya ng kape. Pig, ano yan? Kirok, ano yan? Pig. Masa press na lang, magbilik ka. Kali. Mayas pala dito mga kalihin. Pwede delikado, baka mayas yan. Pupukun mo na. Bubuin nga po daw ito at lalagay doon sa labahan. Doon sa may gripo doon. Pwede ba yan? Kahit ano, kahit pamalit lang na mabuo. Kaya lang ng alisay ng dalawang tao. Mabubuo kaya yan? Bubuo yan. Pag tiningkal mo yan ng ano, nandun yung ano, bakal. Bagay ano, sayang din yan ano. Pwede yan doon sa labahan. Lalagay namin yan doon sa may labahan. Sayang nga yun. Maraming panday na ito. Kahapon, madami kami nagigiba dito sa ikot. Tigil na tayo at mainit na. Mas marahal po. Alin nagigibain mo ngayon? Yan po. Yan na. Gagigibain ko. Tapos kukunin ko lang yung ano, bawal. Maraming panday na ito. Mm-hmm. Tinititik ko na nga yung ano, simento. Kasi baka makaisip ako magawa na sarili namin si CR. Pwede na yan, bowl na yan. No, pwede na yan. Kung pa yan? Bago pa ba yan? Mag-aanil ako ng ibang materialis. Hmm. Bago pa yan eh. Yung mga kalingap. Nalungkot ako mga kalingap nung nalaman kong ipapag-iba ito eh. Kasi, di ba, sabi ng mga viewers, kayo na lang patirahin, no? Mm-hmm. Kasi sayang naman. Marami ba nag-comment doon? Nabasa ko nga po yun. Sana tumira na lang sila Grace doon sa bayan nila Rosahan. Wala po tayong magagawa. Kasi yung pang kagustuhan po ng may, yung nag-aalaga po dito sa lupa na ito, huwag na daw po ano, patirahan o kaya ibinta. Hindi daw po pwede. Patirahan, hindi daw pwede. Kaya wala tayong magagawa. Hindi natin alam kung anong reason nila kay Ate Nora kung bakit ganun. Ano naramdaman ni Ate Nora nung... Well, nalungkot po siya. Pinapag-ibato. Kaya nga, sa pakinabangan na lang po ng ano, ng mga kapitbahay niya. Yung pwede daw pong pakinabangan, kunin na lang. Pinambigay na lang niya, no? Binigay niya na lang po. Kaya, nag-ano nga po kay Ate Nora na sabi ko, anuan ko si Ate Nora, hihingihan ko na kahit pamirianda sa magiba. Naawa na lang ako, hindi na lang humingi. Kasi ipapagiba na lang nga, may mapapakinabangan pa naman ang gamit. Si Rosa, ano reaction nung ipapagiba to? Hindi nga po nagpunta dito. Nagpunta siya dito sa bahay po kahapon. Nag-ano lang nga po ng ano, ng saging. Nagunga ako dyan ng saging sa sagingan ni Papa. Nalungkot kasi siya, ano? Maggagata daw sila mamaya. Para may pamerienda kayo sa inyo ni Clara. Nalungkot, malungkot po yung ano niya. Mukha yung reaction niya. Sabi ko, Bey, ginigiba ko na yung bahay mo. Hindi naman umimik. Para nga naiiyak. Kasi dito siya lumaki, di ba? Dito siya nagkaisip. Dito siya nakilala. Malaking kwento umimik sa kanya. Dito sa bahay na to, hindi siya madidiscover ng kalingap. So, sayang naman mga kalingap. Okay lang sana to. Huwag nang gibayin to. Kasi ganito lang, ano, may silungan lang sana, ano? Yung bagang kumba, yung lahat ng mangisda, no? Pwedeng magpahinga dito. Pahingahan. Kahit dito lang sana, oh. Ito lang, huwag nang gibain to. Kasi may upuan, ano? Pwede yan, no? Nanginaya nga po si Nono. Sidak-sidak. So, yung malaking bagay yan sa mga dadaan. Gusto magpahinga. Yung galing sa laot, ano? Nga po, eh. Malaking bagay kasi, siyempre, pagod na pagod ka galing sa laot. Pwedeng silong dito. Itong parte na to sana, oh. Yan, mga siyong mga madali lang. Kalingap. Dapat to gigabayin mo yung hindi pa mainit, ano? Kaya nga po hindi ko pa po natanggal yung ano. Ano na, tinastas na ni Nuno yung ano. Ay! Grabe, nagabala ka pa. Mga kalingap. Matanggalin na lang po yan. Yung asawa ni Grace, oh. Tinanggal na yung mga tali. Pumili pa ng soft drinks. Ano na po ay alas ni Dino. Si ate, merinda ka po ate. Merinda ka. Sabay na tayo. Nakamakapa ako. Si Mal mo, katulong mo rin magbaklas? O doon sa bahay lang siya? Naglalaba po siya. Ah, naglalaba ka? Itagre. Dumantay ka ra. Kailan? Anniversary ni Tatang Itagre. Ay, hindi. Kaya pala may parol.
May. Ano na sa'yo, ma? December 2011, kaya pala may parol malapit ng Pasko ng ginawa. May kumpan, ha? December 20, 2011, ginawa nila Ate Nora. Yan pa, Nora. Nora Labra. Pidi. Ano? Pidoy. Pidoy? Bakit si Pidoy ang yan dyan? Ano to? Kasi si Doy ang katulong magsiminto nito ata ni Papa. Asawa niya to? Hindi Pidoy po. Ha? Ano na, wala na po yung kapatid ko, kaya patay na po yung nasimento. Ito patay na si Kuya Randy. Ah, patay na. Ito, sino si Pidoy? Kapatid po nung ano din ni Ari. Ninunoy. Siya yung katulong niyang gumawa nito? Nagsimento ata nung Pidoy. Ginawa ko yung mga bago pang pakot kasi mapapakinabangan pa. Oo, sayang yan. Sayang baga yan. Halos lahat pa pwedeng pakinabangan, di ba? Yung mga kao, yung mga bago pa, oh. Kaya wala kang masasayang dito? Wala po. Panggatong yung tira. Pati yung simento, mapapakinabangan doon sa labahan nyo. May alaala pa sa atin, Nora. Magbaka kung nagtitik-tik ka, magtutuwal sa alas. Yan lang. Yun. Ay, ingat ko dito, Grace, kasi may ahas pala, no? Ahas po dito. Saan mo nakita? Si Rosan po nagsabi kasi tulog pa po siya, lang nagtabi daw sa kanya. Uy, grabe. Tumabi kay Rosan yung ahas. Kaya nagising na siya. Tapos paano yun? Nung nakita niya, nalimpungatan siya. Buwango na siya. Buti hindi siya tinuklaw, ano? Ano man, parang mabait naman yung ano. Mabait naman? Hindi naman kubra kasi. Ha? Ah. Pero kung kubra yun, tinuklaw siya nun. Kalapyo, sawa. Sawa? Ah, sawa. Ay, wala na yun dito kung sawa yun? May dinaanan daw dito kaya may lambat to. Nilambatan natin yung radyaan. Sinuno yan, naglambat kaya. Ah, sinuno eh. Ingat dyan, Chris, baka andyan yung sawa. Salamat ko. Baka andyan yung manunok na daw. Pag malaki na siya, may pakinabang na siya. Kaya nga. Delikado siya pag malaki na siya. Mga kalingap. Sinulit ko naman na maano sa sawa. Sayang, mga kalingap tong bahay na to. At ito yung isa sa mga pinaka sentimental value po ni Rose Ann. Kung bakit siya na ngayon nakilala nyo. Dito po siya nagmula, mga kalingap. Minsan na nakakalungkot pag isipin minsan ano, na yung dati mong bahay ay bigla na lang mawawala at magigiba. Minsan nga eh, kumbaga kwanto eh, stay lang to. Pwede mo siyang pasyal-pasyalan, gawin mong rest house. Pag nabubore ka doon sa bahay nyo, nasa bago, pwede kang pumunta dito, magpahinga, no? Pambira na kumbaga mag-ano dito si Ate Nora, magbaba, kaya siguro nalulungkot sa bahay niya. Si Ala-Ala, andito lahat. Ako, yung bahay namin sa Kamalig, andun lahat ng Ala-Ala namin. Tuwing napunta ko doon, umiiyak ako doon eh. Kasi doon kami lahat lumaki. Kumbaga, nawala na yung tatay ko. Wala na rin yung mga kapatid ko. Sino na po yung nagtira doon? Isa na lang, kapatid kong lalaki. Isa na lang, mag-isa na lang siya doon. Kaya ang lungkot pag pupunta ako doon, naiyak ako doon eh. Laki pa naman yata. Sabi. Kaya pag may mga ganitong ginigibang bahay, nalulungkot ako kasi dito yung punong-puno ng Ala-Ala eh. Magawa nito kasi napapagutusan lang. Pwede na yung panggatong. Re-refer ko to sa ano namin, kuan. Sadiri ko. Kumbaga ay nakakuha na, naka-schedule na. Ano po? Wala po. Tayo punong patiran sa iba. Siguro. Baka hindi ko po alam sa vlog natin ito kung malaman nila. Ako na naman ang balingan. Ala-ala na. Iniiwan. Iniiwan mo.
Yes, yung magaganda dyan sa Tiklad. O, dara ko laon. Kaya ang ano? Dara ko lang talaga. Pambaga o. Papaano ko na nga eh. Taka ni maayos naman si Harong niya. Ang ganda pa naman nito eh, yung dagat ano? Nakatungo sa dagat. Ang presko ng hangin ano? Ano? Ito? Kaya si Ate Nora, napupuring sa kanya, sa bahay niya doon sa taas kasi wala nang anong mga maritis sa kanya. Nagdadayo. Nagbaba si Rosan kahapon, di malang nagtingin din eh. Ha? Nagbaba po si Rosan kahapon, di malang pinuntan yung bahay niya kung anong tsura na. Baka nalulungkot ano? Nalulungkot siguro yung batang. Ayaw niya nang tingnan. Iyak yun, pag nakita niyang ginigiba na yung bahay niya. Kasi... sabi ko tingnan, ayaw daw. Kasi ito yung napakalaking alaala niya. Kahit na may bago ka pang bahay, pero siyempre yung una pa rin yung mamimiss mo. Kasi kumbaga dito lahat ng alaala mo. Ang taga mo pagbaba ko yung ilang ang kwala ko yung paggatong. Paggatong sa pagkain ng baboy. Yung mga kalingap, tinatanggal na po ni Chris mga kalingap po. Wala na po talagang pag-asang itigil to. Wala nang awatan po ito. Anong naramdaman mo Chris nung ito gigibain din? Parang po naiyak nga din po ako kasi sayang eh. Kung totoo po ay pwede naman talagang patirahan. Kaya lang wala tayong magagawa. Kasi yun ang kagustuhan ng ano. Nag-aalaga dito sa lupa na to. Ayan, wala tayong magagawa na? Magagawa kahit sino, kahit po yata presidente. Pero meron naman sana magagawa. Kung mabait yung nagmamayari nito. Mabait naman po, kaya lang siguro. Diba talagang Ayan lang talaga niyang mapakuan ano. Suspituin na lang natin ano. Nay, mag-unos dili ka nay, magpipigil ka nay. Yan, magpipigil ka nay. Magpipigil ka nay. Dali, galit na galit si nanay, oh, mga kalinga. Galit na galit si nanay, oh. Umiiyak. Nay, bakit po kayo umiiyak, nay? Nalulungkot po ba kayo dahil gigibay na to? Nalulungkot na po. Ay, grabe, nalulungkot po si nanay, mga kalinga po. Mayot na. Pinukpok yung bahay nila Rosan. Ayan, maganda pa, no? Pwede pa, no? Pwede pa. Kaya nga. Hindi nga, ginigipa na talaga. 200 na pawid. Ha? 200 na pawid pang bago dito. Pawid. Bago pa mga kalingap yung kwan, pawid to. Iinitan ka na pa yun. Ayan. Magmain ka na, dumanawa ka sa law kasi ba? Nakakatakot pula dito, may ahas pala dito sa bandang to. Bulok-bulok na mga kalingap. Pero matigas itong kawin at mga kalingap. Mga bago yung wala na mga kalingap. Maparigot
Nagbabarkahan pa itong itay. Ang ilang years na. Diba hanap yung mga kalingap, yung bahay nila ako sa ano. Minsan nakakalungkot yung mga kalingap yung ganito. Yung kinalakihan mo tapos bigla na lang mawawala. Sayang hindi na pinatirang kila Grace mga kalingap. Hindi na lang pinatirang sa mga bahay kasi gibagi ba na yung mga bahay ng mga kapitbahay. Pero ganun po talaga mga kalingap. Wala po tayong magagawa. Kasi ganun po talaga ang buhay. Sarap po pa rin itong mga kalingap. Gusto nila dito. Sarap ang hangin. Pabi ng dagat. Sana. Guys, oh, meron na muna. Oh, halika. Kaya ka muna. Maya-maya naman. Alam kong pagod na pagod ka na at marami ka nang ginawa, oh. Ito, oh. Tinanggal mo na lahat ito kanina, oh. Oh, tuloy muna tayo. Naganda po yung asawa ni Grace. Mukhang hindi ka masigla ngayon, ha. Mukhang kahit sa pagbabaklas, nalulungkot ka. Oo nga po. Hello? Hindi ko may speak. Ha? Hindi ko may speak yung pinag... Kahit po binayaran ako ni Ate Nora magtrabaho nito ay di nalulungkot din ako. Hindi mo akalaing ikaw din palang babaklas. Ako din palagi gigiba. Ako yung natrabaho na mag maayos, ako din palagi gigiba. Sana iba na lang pinagiba ni Ate Nora. Masakit ano sa pagramdam. Inayos-ayos mo tapos gigibain mo lang naman pala. Hindi nga po. At least alam mo yung mga gigibayin mo kasi ikaw lang naman gumawa. Ate Marlon, marihanda. Galit na galit si nanay, oh. Umiyak na si nanay, oh. Galit na galit, oh. Nay, merita ka muna, nay, oh. Ito. 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 Kain ka muna po pag bago ka umiyak. Mabalik na naman kayo mamaya. Mabalik na naman kayo mamaya. Nagpalamig po si Grace, oh, mga kalingap. Kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam niya habang ginigiba niya yung bahay. Aminin mo na kasi Grace na hindi maganda yung pakiramdam mo habang ginigiba mo yung bahay. Kakalungkot nga po. Kakalungkot ano? Kumustahin mo yung mga viewers mo. Kumusta po kayo pala yan sa mga viewers ko po? Kumusta po kayo? Kaya po. Ba. Ah, si Kuya ano, gitoy. Papatestes ko sa gawa ang kumidaan. Yan yung siya na ginawa mo, ano? Pinaganda-ganda po ang bupa naman, ano? Pinaganda tapos sayang naman kasi nung ano, maulos, bago pa naman. Ito mga kalingap yung 3 months lang ata din natin siya na nilarosan na ginawa ni Grace. Yan, pinaganda pa naman ni Grace mga kalingap. Pinagyan ang gandang ano yun? Pwede pa pala yan? Pwede pa po ito. Huwag lang mabasag. Oo, oh, ano? Dapat ingat ano? Ingat nga po. Oo. Salamat. May mga pisto na ko gagawin ko rin po ito. Ang dilalaw ang ibang materials.
ko po, sasabihin ko na po dito sa vlog namin ni Kuya Raulan. Ako, na ang sama ng loob ko. Kasi, yung pinaparatang po sa akin, ha, ako daw nagsisira. Sinisiraan ko daw po yung vlog. Kaya daw po di mo na binalikan si Angel. Sobrang sama po ng loob ko. May ganun ba? Opo. Ay, wala. Ako wala ko sinasabi kay Corolla na kung ano-anong masasama. Pero, salamat at may tao na nag-concern sa akin na ganun pala ang tingin sa akin na ano, sinisiraan ko daw po. Wala po akong wala pong sinasabi sa akin si Chris na ganun. Kahit po si Carla, sabi sinabihan ako ng ano, ng huwag daw po sa akin magparalapit kasi baka daw ako ang makasira pa sa ano ni Carla. Ay, grabe naman po sa, sila, no? Sa totoo lang po, malaking nagpa-vlog sa kanya. Malaking tulong po si Grace, ma'am. Talaga ng loob ko. Kasi di ko naman po talaga wala po sa panag, kahit po sa panaginip ko, hindi ko po yung kayang gawin. Tapos ganun ang ano sa akin, ang tingin nila sa akin. Kaya sobrang sama ng loob ko. Kuya, sabi ko, ay Diyos ko, sabi ko sa ina ni Carla. Kasi may nagsabi daw sa asawa niya na huwag daw magparalapit sa akin kasi baka ako pa daw yung makapasama sa ano, sa career ni Carla. Baka ako pa daw yung sumira kay Carla kasi yung pa lang pong ano, yung sa pinsan niya, ako pala yung tinutukoy na ako daw yung nagsisira. Ay, wala. Kaya daw po, hindi mo na daw po binalikan. Wala pong sinasabi sa akin si Grace, mga kalingap at sa mga nakapanood dito, sa mga taga rito. Si Grace po ay halos nga po gustong itulungan ni Grace. Siyempre kami naman po ay minsan busy po. At pag may mga pagkakataon, yun po nababalikan po namin. May mga bagay lang po talaga kaming nakikita na hindi namin talaga nagugustuhan. Pero si Grace po, malinis po ang kanyang konsensya at wala po siyang binabanggit sa amin na kung ano pa man. Eh, gusto nga po ni Chris ay kayo po ay tulungan lahat. Yun po yung sa akin gusto nyo mangyari. Yung pong nag-iingi sa akin ng ano, yun po, nilalapit ko po sa inyo, pero yung mansira po sa kapwa ko, hindi ko po yung magagawa. Ayan mo, Chris, yung mga tao ngayon ay wala lang magawa sa buhay. At ang isang bagay kasi, pag dumapo ang ingit sa isang tao, lahat gagawin. Kaya, isipin mo, ikaw, malinis ang iyong konsensya. Sa totoo lang po talaga, di ko yung kayang gawin kay Carla, kahit po kanino. Kasi, alam gusto naman, ko po pare-pareho kami na makaahon sa kahirapan. Tama. Alam naman ang lahat dyan. Opo. Lahat ng mga viewers, nakikita nila yung ginagawa mo. Hindi ka naman yung taong nakatambay lang. Nakikita nila kung gaano ka kasipag. Sabi nga po eh, umasa lang daw po ako sa vlogger. Sabi ko, kung ako umasa sa vlogger, di ako magtatrabaho. Tama, tsaka bigyan naman ako. Paano naman ako mag-aasa sa vlogger? Sabi ko, sa totoo lang, malaking tulong ang vlogger. Kasi di ko na pagpapaguran yung mga binibigay nila sa akin. Tsaka pinagtutulungan mo sa akin. Kumbaga, pinagtutulungan natin. Yun. Talagang sobrang sama po talaga ng loob ko kaya dito ko nailabas. Maganda yun para malaman ng mga viewers na ikaw ay totoong tao at hindi ka nagsisinungaling at wala kang sinasabi mo sa mga. Tama yung sinasabi mo para malaman nila, di ba? Nasa social media tayo, hindi pwede tayo magsinungaling. Kayong mga naninira sa'yo, ngayon yung sabihin na tama ang sinasabi nyo. Laban kay Grace. Wala po kayong dapat sabihin dahil si Grace ay mabait. Sabi ko nga po, kahit po sa conversation ng chatting natin, papakita ko kung ano mga sinasabi ko sa iyo. Sabi ko si Kuya Rula na chat sa akin kung magbablog siya sa akin. Minsan hindi ako mag-uunang mag-chat sa kanya kung wala siyang pasabi na i-chat siya. Alam mo kasi Grace, sa totoo lang, yung mga beneficiary, kailangan huwag silang mag-chat sa amin, huwag silang magsasabi na, kailan mo ako babalikan, Oo nga po eh. Kami naman, may kusa kami. Ayaw namin yung sila mismo yung mangungulat sa amin. I-vlog mo naman ako, ganito. Wala po. Kami po ay may kwap po kami, may kusa po kami. Alam po namin. Siguro po kaya, lagi kang nagbabalik sa akin. Kaya siguro, iniisip nila na siniraan ko sila. Wala ka pong sinisiraan sa akin. At gusto mo nga sila matulungan lahat. Sana po, huwag po kayong manira ng kapwa kasi kayo lang naman po ang magdadala niyan. Opo, tama po yun. Hindi mo naman ginagawa tapos yun ang paratang sa iyo.
Yan mga kalingap, di ko po alam yung may ganito pala si Grace. Sana yung mga naninira kay Grace, kung sino man po kayo. At may concern pa sa akin. Yung mama ni Carla, concern na masyado sa akin. Kasi sa totoo lang, wala naman ako sa kanilang pinakitang masama. Talaga sa pagtulong po, nandito ako kahit po ganun lang paraan. Ha? Yung paparatang sa akin na baka daw ako pa daw ang makasira sa ni Carla. Sa pagpablog sa kalingap po. Pero hindi pa nga po na kayo nakakausap ni Carla eh. Hindi mo, pa siguro yung alam ni Carla. Huwag mo na lang pansinan yung Grace kasi yun mga tao, ingat lang yun. Ingat lang yun talaga, totoo lang. Pero malit po. Kasi nakakasira po sila ng pagkatao. Tama. Sana huwag naman silang ganun. At least nasabi mo sa vlog natin po, at malalaman nila yan. Gusto ko po talagang mailabas po sa sobra sama po ng loob ko. Kaya po nasabi ko po sa iyo yun ng harap-harapan. Minsan po pinost ko na yun sa Facebook, dami nag-comment. Ginalitan nga pa ako ng asawa ko kasi bakit nag-post pa ako sa Facebook. Sabi ko gusto ko lang mailabas yung sama na loob ko. Tama yun kasi pag binibig mo yan at inibak mo yan, baka ikaw po magkasakit, di ba? Opo. Tama yun, nailalabas mo. Basta't malinis ang yung konsensya at wala kang ginagawa mo. Pero minsan wala ko sa kanilang sinabi na kung anong kasama. Yun ang importante dun, malinis ang iyong konsensya at hindi mo sila ginaganon. Sa totoo lang, talaga sabi ko, kung ako nag-aasa sa vlogger, di na ako magtatrabaho. Tsaka hindi ka naman umasa, di ba? Nagtatrabaho ka sa bukid. Alos lahat, ginagawa mo lahat ng paraan. Pero para maka... ano po? Sa totoo lang, malaking tulong po talaga kayo sa akin. Kasi yung mga binibigay niyo po, hindi ko yung kayang bibilihin. Saka ako naman. Yung material na bagay ko na nabibigay ko. Na ibablog kita pag may mga free time lang ako, di ba? Di naman araw-araw. Tsaka, alam naman nila yan, mapapanood naman nila yan, di ba? Nga po eh. Kaya nga po may nagtatanong sa akin na, uy, bakit wala, hindi ka na binablog? Sabi ko, laging busy si Carolan, si Starax TV, laging busy yung binablog yun sa akin pag may ano. Pag na-chat lang siya sa akin na ma-vlog kami. Kasi lagi daw siya nakasibay-bay. Grabe naman. Yung mga kalingap, yung isa sa mga pinaganda ni Chris, yung CR nila Rosan. Ngayon po, siya din naman pala ang back class. Ha? Kalungkot pong isipin. Saan mo yun ilalagay ngayon? Sa inyo? Sa amin na lang po. Talagang matsaga mong titik-tiki nga lang? Iingatan nga, may ingatan lang po nga para hindi mabasa. Kasi marupok siya. May ano nga siya, oh. Kakrak nung tiniktikan ko yung ano. Para hindi masyadong makitubig. Nagkrak naman ako. Lagyan ko lang ng kandip. Labas pa ng buhangin sa dagat. Ha? Matigas yung buhangin sa dagat. Yan ba yung buhangin sa dagat? Buhangin po ito dyan sa dagat. Matigas. Mga kalimot. Hanggang anong oras ka dito? Maghapon po ako nito. Maghapon ka dito? Kasi gigibayin pa ako po nito. Tutuloy ko na pag-iba nito. Tuloy-tuloy na? Mm-hmm. Para po bukas, maghapon ako sa Barangay Hall. Tapos Miyerkules, aakit na kami sa ano? Bundok. Bundok. Magpuputol naman uling eh. Kailan kaya ako mga kasama din ano? Sa bundok ano? Kung gusto mo po sa Linggo. Wala po kami. Wala. Ay, ingat po kayo. Happy trip. Kaya nga eh. Saan all, makakarating na silang Hong Kong. Sama po sila Carla at si Rosanne. Wala silang passport? Wala pa. Wala pa silang passport. Kung may passport, kasama sana sila. Siyempre po, salamat po kay Ma'am Lily Giorgio sa nag-sponsor po sa akin ng ng ticket papuntang Hong Kong. Happy trip, Kuya Roland. Salamat. And mga kalingap, salamat po sa inyo lahat. Ito po yung vlog po natin dito kila Rosanne.
at kay Grace. Siya po yung nagpaganda ng bahay nila. Rosan dati, siya rin pala po ang gigiba. So, minsan, may mga bagay talagang kailangan tanggapin natin, di ba? Tsaka po. Kahit mahirap, kailangan tanggapin. Kahit malungkot na, ano. Kasi may mga bagay tayong iniingatan. Kumbaga, para may iwasan na yung diskusyon, ano? Kailangan na iwasan po kasi sa tinura. Kaya, ganito na lang po ang ginawa niya para po matigil na daw po yung kaya nga. Sana sa mga nakapanood po nito at nakakita po, yan na. Intindi na lang po natin kung ano po yung desisyon ng nagbabantay sa lupa kasi baka meron din po siyang iniingatan dito. Napagutusan lang po ako nito. Wala naman po itong bayad pag iba. Kaya wala naman po kaming ibig sabihin dito. Ito yung napag-usapan lang po namin kasi napag-usapan natin dito yung sentimental value lang. Ano? Oo nga po. Kung saan si Ross na, kung saan si Ross nakilala. Kilala. Kung saan siya namulat. Namulat. Kung saan siya, kung ba naging panatag nung sila pa at hindi pa kilala ng Team Kalingap. Kaya, siguro, sa bandang uli, siguro tama naman siguro yung ganito, no? Para mag-stay na sila doon sa bahay nilang bago, no? Opo. Para tuloy-tuloy na sila. Para tuloy-tuloy na sila. Ang sa atin lang naman, nanghinayan lang kasi tayo, no? Kasi bago pa ito, ano? Pwede naman talagang pakinabangan totally po. Kaya lang, si Ate Nora, ayaw naman po ng gulo. Kaya nga, kaya nagsusunod lang po siya. So yan, mga Kalingap, alam na po natin kung bakit pinapag-iba po yung bahay ni Ate Nora, yung dating bahay po nila. So, yun. At thank you po sa inyo lahat, mga Kalingap, sa mga nanood po ng vlog namin ni Chris ngayong umaga. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. At sana patuloy pong suportahan ang aming mga ginagawang pag-charity at mga activities po to La Kalinga Prab, Kuya Val, Ate Edna at siyempre po yung lahat ng mga K-Voice. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong suporta sa amin, sa lahat po ng mga taga Hong Kong. Yan Grace, paano yan? At pangali na at may lakad pa kami. Iwanan muna kita. Kailangan ko po talagang matapos ito ngayon mag-apunta. Iba na naman po yung ano ko bukas. Iba na naman. So ito, bigyan kita ng pang merienda mo. Okay lang po. Salamat po kaya. Maraming salamat po. Salamat ah. Dapat pang katuloy. May kong kapala eh. Hindi. Ayan mo. Gusto ko lang po. Tama yun. Tama yun. Tama yung para ginawa mo. Para mabawasan naman po yung bigat sa dibdib ko. At lahat ng sinabi mo, mapapanood mo. Ito naman po talaga yun. Kung di lang po sa mga manikarla, hindi ko naman po maalalaman po. Mabuti na lang po at concern po sa akin si Sintia. Tsaka alam naman niya kung gano'ng kakabahit sa kanila. So, paano? Sige po kuya, salamat. Salamat ha. Ingat ka. Salamat po sa... Ako pala, ingat pala ako sa pagpangbukas. Salamat po sa... Kaya mga Kalingap, salamat po sa inyo lahat. At si Grace, siya po yung... gumigiba nitong bahay ni Rosan. Siya po ang gumawa. Siya rin ang gigiba. Oo, po, eh. Salamat po sa inyong panonood. Ano po? Nakakalungkot, ano? Lungkot po sa kapakiramdam po ganito. Kaya nga. Kaya po ako napaiyak eh. Dala ng siguro ipon-ipon na sa dibdib ko. Masama ng loob po. Gusto ko lang po mailabas. Pasensya na po kayo. Okay lang po. Okay lang po. Nagiging bakla tayo ngayon. Kasi yung nga bago pa itong gamit, kaya hindi pang pakinabangan. Kasi papabulok lang na wala naman mga kinabang. Kaya tama, no? Kaya, ito na lang yung ano ni Ate Nora, pinagdesisyonan, sigibain na lang. Para mapakinabangan yung hindi pang pakinabangan. Mga bago pa eh, no? Kasi sa ano? Mga bago pa baga? Bago pa po. Wala pa po yung informan.
Ibali mauli ko na po yan o. Kasi mainit na. Ito talagang pupursigin kung matanggal yung bawal. Kasi baka pag pupukpukin ng mga bata, kaya. Mm-hmm. 600 plus pa naman daw yung bilhin niya ni Ate Nora. Hindi ko na yung bibilihin. Mapagawa na anong lako ng materialis na iba. Kabilya lang at siminto na lang bibilihin para makagawa na ako sarili namin CR. Kasi-CR lang din kami sa kapatid ko eh. Ayun. Wala kami CR ng sarili. Kaya salamat Ate Nora, kahit pa paano eh, malaking tulong ka rin sa akin. Kundi dahil sa iyo, wala ako nito. Kundi kayo na ano ng Kalinga, wala rin ako. Wala din sa akin si Kuya Rula sa Starak TV. Hindi din ako makikilala niya. Kaya sa mga viewers ko, patuloy lang po niyo pagpanood ng mga vlog namin ni Kuya Rula sa mga sumusunod pa kong vlog namin. Abangan niyo na lang po lagi. Yun. Alright. Salamat ah, guys. Sige, Kuya. Andiyan po yung kwan? Yung kumbal? Balik ko talaga. Dapat ano, may mga gawain naman sila dyan na nakahanda talaga. Ah, sige. Ano? Alis na ako? Sige Kuya, salamat. Bye-bye. Masyado. Nagantulog ka talaga sa akin. Wala. Kung yan, share lang tayo ng pan. Kung ano dumarating, share tayo. Gano'n lang naman eh. Tutulungan tayo. Ito paano? May time ka po na ano, makagawa na ako ng bahay-bahayan doon na maayos na. Kasi maglilipat na kami ng ano, Kubo doon. Oh, ayos. Pag sabihin mo ako pag magagawa ka doon. Ibig natin. Malapit lang. Magawa na ako doon. Tapos pag minute, marami pa tayo mag-vlog. Di, habang nagagawa ako, di. Salamat mga Kalingap at salamat po sa inyong panonood sa vlog ko pong ito, Kila Grace. Salamat po sa lahat ng viewers. And salamat po sa lahat ng tumutulong. And salamat po. Ah, pasalamatan ko nga po pala yung sponsor ko sa pagpunta ng Hong Kong. Ay, Ma'am Lily Joyo. Good po, Ma'am Lily Joyo. Bye-bye, Diyos, Ma'am Lily Joyo. Salamat po. Ate Ana, kung mix vlog. Pag-sponsor po sa akin vlogger na si Starax TV. Patuloy lang po ang sponsor po para may blessing din po. Tapos si Ate Ana, kung mix vlog, Itali Shiaraki, and Ma'am Julie Thompson, share din po siya ng blessing. Si Ma'am May June, nag-share po ng blessing. Shoutout po. Maraming salamat po. At sa mga nagsishare po ng blessing, maraming salamat po sa lahat ng viewers. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo lahat. And, siyempre po mga Kalingap, huwag po natin kalimutan si Kuya Val Santos Matubang, kung saan po nagsimula ang Team Kalingap, at Edna, Kalingap Rab, at sa lahat po ng K-Voice na mga kasama ko. Support po natin ang kanilang mga YouTube channel. At sa lahat ng reactor po na lagi pong nakasubaybay po sa amin, Kuya Putput, Jason Albasan, at marami pang iba. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po and God bless. Yan, salamat po mga Kalingap sa inyo. Guys, bye-bye na. Bye po. Ingat po kayo, Kuya lagi.